has its season, everything has its time. Show me a reason and I'll soon show you rhyme. Cats fed on the windowsill, children fed in the snow. But why do I feel I don't fit in anywhere I go? Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly. I've got to be where my spirit can run free. People like the way dreams have of sticking to their soul. Thunderclouds hail the lightning, nightingales hail the song. And don't you see, I want my life to be something more than dog. Rivers belong where they can. Nung bata ako, pag bumibili ko ng comics, alam mo ano eh, lalo na yung nakakakita ka ng magagandang dibuho, magagandang kuhan. Kaya as a child, nung bata kami, nahihigaan yung mag-drawing. Besides, yun nung nakakaedad-edad ka na, kahit na bata ka. Di siyempre, kung mo nandun na yung pagka-artist sa sarili mo, drawing ka ng drawing. Eh, ano ang medium na magandang karir para sa bata, lalo na dito sa bayan natin sa Pilipinas. Di comics, yan, comics, parang may inganyo ka talaga gumawa ng, mag-drawing sa comics. Dahil hindi ka naman, anong tawag dito, hindi ka mamomotivate na magpipinta ka. Yan, kailangan mag-aral ka pa. Ang comics, wala yan eh. Basta ang training mo, kahit na self-taught ka lang, mahusay kang, alam mo na, mag-drawing, palabasa ka, palatanong ka sa kapwa mo artist, ina-apply mo yung nalalaman mong pulot-pulot ng tinuting ganyan, hanggang sa napapalish yung tinatawag na skill mo sa drawing. Yan, kaya talagang dyan ang baksak mo. Ganyan. Bukod pa sa katwira, talagang gusto mo talagang gawin yun. Yan. Ito, opinion ko lang ito. Hindi, palagi ko hindi pumapangit. Ha? Alam mo, ang tao na kakaedad, lumalabo ang mata. Ha? Isang bagay na hindi nakakatulong sa kanila kapag nagtatrabaho sila. Pangalawa, meron tinatawag na burnout na, yung nagsawa na. Kaya ang trabaho, hindi na sila seryoso nung gutom. Kamukha nung gutom na gutom ka na, wow, kailangan ko, musay ako, ganyan, ganyan. Ako, para sa sarili ko, kaya nga, kagaya ng question mo, bakit? Hindi rin gumaganda yun, kaya lang ang ginagawa ko, palabasa ako eh, pala-observa ako, tinitingnan ko yung mga trend na bago, kung anong maganda, ganun. Ina-adapt ko yun, ina-apply ko yun sa yun ang karamihan ng mga nakakaedad, hindi nakakalimutan ang gawin yun. Ako hindi, sinusunod ko yun, kumaringan, tinatagdagan ko pa ng, alam mo na, ng hindi lang yung trend, yung technique, hindi lang yun, kung hindi, alam mo, nagiging lahat, eh, natututo ka ng nagiging graphic designer ka, although, yung trabaho mo, dahil nga sa experience mo, ay, kaya-kaya mong gawin na yun, gano'n. Yun lang, walang sekreto yan eh. Yun naman, awa ng Diyos, ika nga. Parang meron kumisang dinidesign mong karakter, siniswerte. Dahil kasi si Jonex, nung unang lumabas yan, walang origin yan. Wala. Kaya ang tao, wow, yung ano sila, dahil saan ang galing yan? Sa, ah, basta na lang nandiyan yan, basta na lang malakas yung karakter. Kaya nga, ang nangyari later on, nung
Yung may taong na binigyan ng ano yan, ako, marami nagsabi mo, nakamali kayo. Nakamali yan. Dahil kasi ang writer niya, yung umpisang writer niya, mahusay yun, si John Albano. Siya po siya cartoonist sa New York Times, sa New York New York Magazine, ganun. Madali sabi, yung writer na ganun, cartoonist ka, kaya pag siya sumulat, ginawa, ina-apply niya doon sa karakter, kaya maganda yung karakter, may sense of humor yung karakter, kaya si ano popular. Ganon, ha? Kaya hindi basta plot straight na kung ano nangyayari, ganon. Mayroong mga sitwasyon, maski nagbinabasa mo lang, na although nakakatawa, pero maganda. Ganon yan, hindi nagsasawa ang tao doon sa karakter na yun. Ganyan ang sikreto ni Jonah Hex. Nakakatawa yan eh. Nung sinabi sa akin, i-design mo na yung karakter, kung ano-ano magdodrawing yan. Sabi sa akin nila Orlando, nila sila ang editorial head ng DC in those years, ganoon. Ngayon, sure, alam mo naman, tayo mga Pinoy, may kayabangan konti. Dahil, alam mo, pagkang tao, may tiwala sa'yo sa kalibre ng nagagawa mo, huwag mo din i-disappoint. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya yan, no? Siyempre, sabihin mo, sure, yan. Pero actually, ito ang totoo nun. Wala akong idea kung paano kung gagawin yung karakter na yun. Wala. Kaya lang, nung merong araw bago ko, ano, napunta ako sa opisina ng doktor. Ang doktor ko. Alam mo na yung opisina ng mga doktor, marami ko noon chart niya, makikita mo eh. Nakita ko yung chart ng doktor kalahati. Yung dissected na ano, may, alam mo na, bungo ng ano, may mga muscle dito, o yung buo, yung kalahati, may mata, may ano. Yun, doon ko in-incorporate mo na lang kung ano, yun na naging karakter ni John X. Kaya nung makita nila, wow, kalahatin to, parang tinama ng cannonball do yung mukha. That's the right idea, sabi ko. Eh, ganun yan. Johnny Reb na sundalo yan. Yun, tapos. No? Wow, gustong-gusto nila. Diba yun, it's part of the moment. Wala kang idea yun, ha? Paglang... Merong ganyan eh. Maski na kaninong artist nangyayari yan, hindi lang sa akin. Biglang may makikita yun. Yun na, i-apply na nila yung kanilang ganun. Ayun. Magandang yung karakter lumalabas, suswertihin pa. Tapos, yeah, gano'n. Maraming salamat po. Walang anuman, my pleasure, Jay. But why do I feel I don't fit in anywhere I go? Rivers belong where they can ramble. Eagles belong where they can fly. My spirit can run free. Gotta find